Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima ang makukulong pa ng di oras. Sana ma, ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo, sasampahan nyo ng kaso. Ikaw, Julius, binitbit ka at binanatan ka raw? Opo. Ano yung sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako, tinadyakan po ako. Ang una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kwento ko na, nakabunit mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonit ako eh. Recorded yan, sinabi ng stupid ng hepe ninyo. Nandito sir si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung nasugatan doon sa... Upo kayo doon. Lieutenant Promotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Itong operasyon na yun. Walang to be, sir. Dito, upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon ang sumagot kung anong nangyari doon. So, yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa po sila. No, just answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wantes sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Cherry. Yung biktima ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabunit mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabunit yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubunit ako eh. Recorded yan, sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore, kahit na nasa court ito, kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, dating TV hepe? Chief. Andito ang hepe? Oh. Sir, kasama dito, sir, yung corner. Upo ka, umaka po ka dito. Itong masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nagulat yung, nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, eh baka ito, akit bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan. Dahil resisting arrest daw. Or dahil, ano tawag noon, yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one,
You are not wearing proper uniform and you are wearing bonnet. Natural yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place. In the first place, dapat din yung pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz, e baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. Opo. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka kayo binitbit? Hindi ko po alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? San linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Pero anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman direct assault? Kaya Mr. Chima, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun? And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si yung Bernardo kalbo. Po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Ito ha, this is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman, naka-uniform ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that, incident. Yun lang naman ang matanong dito. Sir. Hindi ka naman i-DDN dito. So, sagutin mo lang kung anong... Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa apidabit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Apidabit na naman ang basihan mo sa apidabit. Mamaya na yan. Tanongin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa istasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa site? Yes, stasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita saan? Naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo. Na, hindi ka hinuli doon sa opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin CCTV na hindi ka sa site. CCTV, tingnan mo natin. Pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako dun hinuli sa mismong site po. Chair, habang nilitip yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyayari.
para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwedeng pakikwento, Sir Vicente, yung pangyari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ako na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro, hindi siya makapasok dahil akala niya, kurtina lang, yung pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po siya sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, oy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, sir, bakit, sir? Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakagan po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan. Ng emosyon. Hinarang mo? Hinarang mo? Hindi po. Kinakausap po sa labas. Wala pong sila po yung nangaharas talaga. Pero hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po. Hindi po namin kilala yun eh. Hindi nyo kilala? Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob? Opo. Kami-kami lang po nung nandun. Yung anak ko nga lang po tsaka yung mga apo ko. Okay. Kaya yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay nga namin, hindi po kilala yun eh. Tapos po, so ilan sila? Dalawa lang siya? Sila po, bali tatlo po sila, tsaka dalawang informer. Yung informer sa civilian? Opo. Kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon nuna ng komosyon na dahil... Sino pong nauna na naging physical? Sila po. Kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na po yung anak ko eh. Kalalabas lang nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob. Eh, pinatakbo ko raw po yung ano, yung hinahanap nila. Eh, wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Eh, nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niya po, anong ginawa? Inano niya po ako. Tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ano, ginano niya ako eh. Dinaganan ka niya po? Opo. Tapos yung manugang ko, hinarang siya. Inaawat ako ng manugang ko. Sinampal niya yung manugang ko tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang niyo? Tapos pinaguntog ko kami. Pinaguntog? Pinaguntog kami niyan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng... Ng anak kong tomboy. Pagkatapos po? Talagang silaktan ho kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng ano, doon naman ako pinusasan. Pagkaposas sa anong ko, kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa iyo ng Miranda rights na may karapatan wala ka po, wala po, doon na lang po sa ano, sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang po, sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may ano, munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Ano, hindi sinabi sa inyo kung bakit wala ka din? Wala pa po, wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, ano lang, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Pero asal nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh, tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadyakan mo rin naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila po. Sila tatlo po. At saka si Bernardo. So itong dalawang malalaking katawan. Opo, bali tatlo po sila. Ganon din, puro malalaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. So ngayon, binitbit yung ikaw, Julius, binitbit ka.
At po, binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay, kinulong ka. Opo, nagantay pa po kami nun dun, matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Ayan po yung video, yung pagpasok. Okay, ito sa akin. Nakakitin niya yun eh. May Malboro na yun. Ilan? Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ano ba? Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet, tatlo. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Habang pinapalood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Mr. Chair, two points lang. Ito ang binabasa ni kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be in. Believed. So dito na abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So pwedeng sabihin all the time ng kahit na sinong police na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan yung bahay na yan kahit na wala akong search warrant para arestuhin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe eh. All he has to say is, we have reason to believe. Pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11. Naabuso po, Mr. Chair. Naabuso yan. So, kung sila'y nag-abuso, mananagot sila. Ang system natin. Ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Attorney Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima na dadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong mag-ama. Sila na nga nagrabyado, sila pa ngayon na may posibilidad na makukulong.